ay hindi po pwede na makasakop sa ibang lot number yan. Okay? Maraming salamat. Tuloy-tuloy po tayo. Si Patas, Atty. Patas Mauricio pa rin ang inyong nakakasama. Tumutukon sa inyo mga problemang legal. Lumako po tayo dito po sa 0928-708-9158. Sabi niya, good AM po. Atty. Patas, may katanungan lang po ako. Kasi po, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Dito po sa Palawan. Uy, Palawan naman ito. Nako, magandang umaga po sa mga tiga Palawan. Regular na po ako. Nasa 6 years mahigit na na nagsisilbi ako sa kumpanya. Ngayon, nagkasakit po ako. Higit sa 2 buwan akong hindi nakapagtrabaho. Halimbawa po, ayaw nila akong tanggapin. May matatanggap kaya ako. Ikubli nyo na lang ako sa pangalang Mark. Mark sa 0928-708-9158. Yan po sa Palawan. Eh, kung maliwanag na kayo nakapagpaalam dahil po kayo may sakit at yung pagkakasakit nyo ang dahilan kaya hindi po kayo nakakapasok sa trabaho at kayo'y tatanggalin na dahil sa kanya sa inyong pagkakasakit, sabi po ng Labor Code of the Philippines, meron po kayong retirement benefit o separation benefit, separation pay na dapat tanggapin. O, maliwanag po yan ha. Kailangan po, kung nagkasakit ang isang manggagawa at siya'y aalisin dahil sa pagkakasakit na yan, bibigyan siya ng separation pay na katumbas ng kalahating buwan sa bawat taon na kanyang ipinagserbisyo. Pagka po hindi kayo binigyan ng separation pay ng inyong kumpanya dahil sa inyong pagkakasakit, dahil tinanggal kayo, dahil may sakit kayo, mag-text uli kayo kay Atty. Patas Mauricio, ilagay po niyo ang inyong buong pangalan, ang inyong address, ilagay po ang buong pangalan ng inyong kumpanya at ang kanyang address sa Palawan, at si Atty. Patas Mauricio po ang susulat upang hingin ang pagbabayad ng separation pay sa inyo. Galing po ito ng 0909. Aba, pareho din ito. Ay, hindi. 0909-344-4995. Atty. Batas, ask ko lang po. In my case, ako naman ang kabit. Uy, may anak kami ng guy and he is a Muslim. Dinideny niya ang anak ko. Gusto ko sanang bigyan niya ng suporta ang anak ko. Kaso yung asawa niya, gusto ko kasuhan ng adultery. Parusok kamatayan sa Sharia court ng Islam. Ang akin lang po sana, nasira din sa pag-aaral ko dahil sa kanya. Kahit suporta sa anak niya, di niya maibigay. Dahil dito siya ang ama. Marami akong testigo. Ano po ang dapat kong gawin? Oh, well, sa kanya klase po ng sitwasyon, demandahin nyo na po ng Republic Act 9262 o paglabag sa anti-violence against women and their children act of 2004. Yan po yung batas niya, Republic Act 9262. Pag sinalaki, ayaw kilalanin ng anak, ayaw magbigay ng suporta sa anak na yan, tapos ayaw magbigay ng suporta sa babaeng kanyang nabuntis, sabay, sige, magkakaroon po kayo ng karapatang demandahin siya at ipakulong ng hanggang 20 taon. Now, madidemanda ba kayo ng adultery at mapuprosesan ng kamatayan sa Sharia court? Sa ilalim po ng mga umiiral na batas, ang Sharia court ay meron lamang karapatang lumitis diyan po sa mga Muslim o ang pananampalataya ay Islam. Hindi po po pwede na makasakop ang Sharia court sa mga kababayan nating Kristiyano. Maraming salamat. Lumako po tayo sa ating oras. 26 minutos makalipas po ang 10 ng umaga. Uy, kayo pong mga may kamag-anak na nasa abroad o nasa ibang bahagi ng Pilipinas na nais sumangguni kay Atty. Patas Mauricio, sabihan po nyo sila, maaari silang magpadala ng mas mahabang katanungang legal o problema sa batas kay Atty. Patas Mauricio sa kanyang website sa internet. Ang website sa internet ni Atty. Patas Mauricio, www.batasnews.com. www.batasnews.com. Basahin po ninyo ang mga pagpapayong legal ni Atty. Patas Mauricio dyan po sa website niya sa internet sa www.batasnews.com. Isulat po ninyo